You were in a dark period of your life as a person. Hindi ito yung panahon kung kailan ka napunta sa drugs. No. Ah, it was not during this period. Hindi. Kailan ka napunta doon? Ani? 86. Mga 86. 86, yes. Ang tanong ko, ngayon na binabalikan natin, okay. Ano yung pinaka-importanteng leksyon na natutunan mo at ano ang nais mong ibigay na payo, na piece of advice sa mga bata ngayon na nagmamasid, nanonood sa ating pag-uusap sa mga bagay na may kinalaman sa drugs? Pwedeng gusto nyo lang mag-enjoy, gusto nyo lang sumubok, pero kung may iwasan ninyo, wag mo na subukan. Dahil kasi hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali kahit na gusto mo. Tulad ko noon, 6 years I tried to stop. Ang tagal, pero hindi ko talaga kaya. Hindi talaga. Ang daming nasayang, ang daming nasira. Na, of course, hindi lang alam ng publiko kasi hindi naman ako yung taong nag-iingay o gumagawa ng kung ano. Kahit na, yun lang ang sabi ko sa sarili ko, kahit na sa mga kalokohan ko, disiplinado pa rin ako. Hindi mo ako makitang magkakalad. Okay. So anyway, yung ganun, wag na, walang maituturong, walang maidudulot na mabuti, walang magagawang maganda, wag mong sayangin. Ani, nung panahon mo, bakit ka napasok doon? Itinatanong ko lamang ito dahil gusto kong malaman ng mga bata yung mga dahilan. Mm-hmm. Oo, iba-iba ng kwento, alam ko. Pero bakit ka napasok doon? Ano lang yan kasi, umpisa, bata ka, mayabang ka. Sa school noon, ayosi-yosi sila. Gusto mo lang makisamay. Magibilong, di ba? And then, ayan. So, try mo yung damo, okay. Oh, try mo yung ganito, oh, ayoko na. Try ko yung ganito, ayoko na. Wala lang. Para masabi mo lang na, yun pala yun. Naintindihan ko na. Pero nung pagdating kasi doon sa Shabu, yun yung try mo lang, biglang, ito na, hindi mo na siya ma-stop. And it's very deceiving. Kasi akala mo, nagagawa mo normal pa rin. Mm. Nakakagawa ka pa rin, nakakatrabaho ka pa rin. Pero hindi mo alam, unti-unti ka lumulubog, unti-unti kang nawawala sa wish mo, unti-unti kang mali-mali na yung desisyon mo. Ayun, nadideceive ka na. Pati okay. Yung paniniwala mo, naiiba na. Paano ka nakalabas? Si Lord lang talaga. Yung 6 years kong tinatry, sabi ko kay Christopher de Leon, gusto ko ulit mag-retreat. 3 days yung retreat. Sabi ko lang sa kanya, Lord, tanggalin mo to. Hindi ko kaya. I admit, hindi ko kaya. Alam mo to, na 6 years ko tinatry, alisin, hindi ko kaya. Tulog ako ng tulog, ayoko na matulog sa kanya. Wala ko kain ka ng kain, taba-taba ako. And ayoko na. Sabi ko, I surrender, yun na to. Mag-uwi ko ng bahay after that retreat. Wala na. Yung 6 years kong trying on my own na kakayahan. Ginawa ni Lord in 3 days. Yes. Ganun lang. Binigay ko. Sabi ko, ayusin mo ang buhay ko. Sabi ko, i-computerize mo, i-program mo. Ikaw na ang bahala kung saan ako pupunta. Kung sino yung tao ang kausapin ko, ikaw na. Kung yung dapat kong mapunta sa buhay ko, yung hindi dapat, huwag mong paratingin. Sabi ko, sa'yo na. I think that's the first time talagang I surrendered my life to Him. That's the word. Total surrender. Yes, yes. Oo. Nais ko lamang ito'y ni-raise dahil yun, yung maraming pinagdadaanan mga bata, ganun din, peer pressure, kasi ginagawa ng lahat. Tapos sinusubukan, hindi makalabas. But your story now is telling us that go back to the Lord and just say it. Lord, yes. Hindi ko kaya. Ikaw nang bahala sa akin. And ang maganda kasi since then, umayos lahat, gumanda lahat, smooth lahat, nalagay sa tamang pwesto ang lahat. Ganyan. And then yung mga dating ganito, umayos, yung hindi mo akalain na mangyayari sa buhay ko na hindi ko pinapangarap, yung sobra pa sa mga naiisip ko, inaakala ko, inaasahan ko.